Hey guys, it's Mercy and welcome back dito sa aking channel. So for today's video guys, we are going to do another project dito sa bahay. So this time, ang aayusin ko is yung aming entryway wherein maglalagay ako ng memory wall doon or yung mga picture frame na selected pictures lang talaga yung ilalagay ko doon. Kasi matagal ko ng plan na plano talaga yun, but unfortunately, hindi na tuloy-tuloy. Pero ngayon, gagawin na natin and excited na akong ipakita sa inyo kung ano yung kalalabasan ng aking entryway makeover slash memory wall. So without further ado, magsimula na tayo sa ating video. Thank you.
So ayan, we're done with our makeover dito sa aming entryway or itong aming memory wall na ginawa ko. Sobrang tagal ko na guys, gusto talagang gawin to pero marami akong pinag-isipan dito. And yun, bibigyan ko lang kayo ng quick tour guys. Sobrang bilis lang naman ito kasi ito lang naman talaga yung area ng dito sa entryway since malapit siya sa pinto. Ito yung naisip ko na gawin din na gallery wall or memory wall para at least, diba, neat lang siyang tignan. Kumbaga, wala na masyadong ganap na kasi ang dami kong sabik dito before. But now, ayan, more on pictures na lang yung makikita nyo. And ito nga yung, mamaya pakita ko yan sa inyo kasi napakita ko naman yung before. So, dito muna tayo guys. Yan, sticker yan na nabili ko sa Shopee. Sobrang hirap guys. Hindi ko na siya nakunan ng ito. Hindi ko na kinunan ng video yung pagtanggal at pagdikit niyan kasi sobrang tagal ko siyang ginawa. Ano siya, mano-mano. Tatanggalin mo siya ng mano-mano talaga. Kasi ikaw magdidikit ng mano-mano talaga na kung ano yung pagkakalagay dun sa mismong lagayan niya. Dapat ganun. So, ayan, kung makikita nyo, hindi siya perfect na pantay, but for me, okay na yan. Nasakto naman yung frame. Ayan, so, sobrang hirap lang, pero pag natapos mo rin naman siya, maganda rin pala siyang tingnan. So, ayan, yung sticker na yan, parang 89 pesos ko lang yung nabili. So, dito naman tayo guys sa mga frame namin. So, ayan, ito na yung mga pictures or yung mga memories namin ng husband ko, tapos yung mga dogs namin, ayan. So, kumuha lang ako ng mga, yung mga doon sa mga, so, ito mga pictures na to, yung mga travel namin, yung mga rides namin ng husband ko, tapos yung dog namin, si Kirby, si Zoe. Ayan, more on travel yung kinuha kong pictures para, yun nga, memory wall siya. So, gusto ko maalala lagi yung mga travel namin. So, ayan. Ito mga picture frame na to guys, mostly dito, luma na. So, ang ginawa ko, in-spray paint ko lang sila ng black kasi I just wanted to have a black and white theme nga dito sa bahay. So, I opted for black na frame nga. Ayan. So, kung para hindi na tayo bumili guys ng frame, spray paint talaga yung pinakasagot kasi magkano lang spray paint? 99 pesos yata yung bili ko. Tapos ang dami pang natira. So, na-spray paint ko silang lahat. So, hindi na ako bumili ng frame. So, ayan. Ang ganda niyang tingnan kasi uniform sila. Uniform yung color nila. So, hindi na siya masakit sa mata. Tapos, I opted for a black and white na pictures din para yun nga, gusto ko kasi black and white para wala masyadong color na makikita dito sa pictures. Kumbaga, uniform din yung color nila. So, ang ganda, diba? Ang ganda tingnan pag black and white. Ayan. So, yan yung ating memory wall. Tapos, dito naman sa baba, ito yung closet nila, Kirby, nung aking mga fur baby. Closet nila yan. So, ginawa ko na lang para hindi siya mukhang, alam mo yung closet na closet yung style. Dalawa dito guys. Dalawa lang. Tapos, para ma-level up yung size nito kasi maliit lang talaga itong lump na to. Tapos, ayan. Naglagay ako nito na parang ano matawag dito, yung stick diffuser, ganyan. So, kalimutan ko anong pangalan niya. Naglagay din ako dyan para merong aroma pagpasok mo ng bahay, merong mabango na naamoy. Kasi gusto ko talaga mabango na bahay talaga guys. So, ayan, naglagay ako dyan. Tapos ito, yung mga lumang buri na nabili ko sa dapitan, lagay ko na lang dyan, nilagay ko na lang din dyan. Tapos ito, naglagay din ako ng greens dito para maganda tignan. Maganda talaga guys, tignan pag may something green. Lagi ko sinasabi yan kasi it adds freshness dun sa space. Ayan. And of course, dito ko na rin nilagay itong aming alcohol kasi malapit sa pintuan. So, kailangan pagpasok ng bahay, mag-alcohol tayo for our safety. So, yan. Basically, yun lang yung laman dito sa ibabaw. Gusto ko lang, simple lang. Wala na masyadong kung ano-ano. And yan, yung mga gamit pa rin nila Kirby. So, kung mapapansin nyo, hindi siya talaga nag-focus as parang closet. Kumbaga parang siyang anong tawag doon, yung console table. Parang ganun yung style niya, diba? So, ayan guys, yung itsura dito sa aming entryway or memory wall. O, diba? Nakagawa tayo ng ganito. So, ayan lang guys. I hope na na-enjoy nyo itong ating another project dito sa bahay. Kasi ako super na-enjoy ko to. And ang ganda nung vibes dito. Actually, pwede ko siyang gawing background kapag gagawa ko ng video, ba? Diba? So, pwede ako mag-stay dito. Pwede akong umupo dito. Tapos, ito yung pinaka-background ko kasi ang ganda niyan tingnan. So, ayan guys. Thank you so much for watching. Stay tuned sa mga future projects ko or future makeover dito sa bahay.
And again, please don't forget to subscribe, like, and share this video, and comment down below for video suggestions. And please click the bell button para updated kayo sa lahat ng mga future project ko or makeover dito sa bahay. So that's it, guys. Thank you so much for watching. Sana may na-share ulit ako sa inyo. And again, stay at home, pray hard, and don't ever forget that God is so good all the time. See ya!